Bakit ba kinakailangan tuwid ang tira sa bilyar? Well, syempre, para mapapasok natin yung object ball sa butas. Eh bakit kuminsan, tama naman ang sipat natin, tama ang ating pina, at patama, pero bakit kuminsan ay kumakalog o hindi nasushoot yung bola ang tinitira natin? So isa na sa factor ito na nagko-contribute yung hindi tuwid na hagod o tira, o sa English, yung stroke ng ating tira. Isang factor dito ay yung tayo natin. Kung minsan mali yung tayo natin o hindi tama yung stance natin. Pangalawa, yung eye alignment. Kung minsan akala natin tama yung sipat natin, ginagamit natin yung kaliwa o kanan. Pero kung susuriin mo, please yung click yung link regarding sa eye alignment. Hindi pala natin alam kung ano yung dominant eye natin o yung dominant eye na nakatapat doon sa ating hagod o naka-align sa ating stroke. At pangatlo, paling yung hagod natin. Naakala natin, hagod tayo ng hagod, salsal tayo ng salsal sa tako, pagbitaw natin, paling na pala. Pero, question, paano naman natin malalaman kung tuwid ang ating tira o hagod? At kung mali man o paling ito, paano natin ito itatama? So, sa video na ito, which is our topic, malalaman natin kung paano ayusin yung ating tira o hagod sa tako. So, unang pamamaraan, gumamit muna tayo ng isang bola at malapit ang distansya. So, objective nito ay titirahin mo yung bola at kinakailangan bumalik siya sa dulo ng iyong tako. Kasi pag dumalik siya sa dulo ng tako mo, ang tira mo ay tuwid. Okay, ito sa pagkakataong ito, paling yung unang try natin. Lumihis ng konti. Sa pangalawang try, paling pa rin siya, kaya binitawan ko na. Ngayon, sa pangatlo, ayun, huminto siya doon sa gitna ng tip ng tako. Kahit mabagal yung tira ko, maganda yung mesa, tuwid yung mesa, huminto pa rin siya sa gitna. Ito yung pang-apat na tama. Yun, gitnang gitna siya. So, nakuha ko na siya. Okay, step 2, paglagay ng apat na bola kung saan padadaanin mo yung white ball doon sa gitna ng apat na bola na ito. So, it's very simple. Ang objective dito, nakikita nyo na dapat hindi tumama o masaling yung kahit ano doon sa apat na bola. Dapat bumalik din yung puting bola doon sa dulo ng tip mo. First try. Ayun. So, doon pa lang kitang-kita mo na may mali doon sa bitaw. Kaya, i-adjust mo o pipilitin mo maging tuwid yung tira mo. So, sa umpisa, kala mo madali kahit mali maiksing distance to. Pero it needs focus and seryosong sipat talaga. Ayan o. Pumaling na naman. Kasi, slight miscalculation o slight tira ng tip doon sa white ball na hindi center ball, maaaring pumaling yung tira mo. Yun, successful yun. Ayun, another successful try. Bumabalik siya sa gitna. So, yung pangatlong step natin, yung malayuan naman. Pero wala pa siyang bola sa dalawang gilid. So, first try. Now, that's a perfect hit. So, bumalik siya mismo dun sa tip. Okay guys, yung gagamitin nyo dapat na banda o mesa, yung tama at walang damage na banda. Kasi pag may damage yung banda, it's either mag-sway siya sa left or mag-sway siya sa right. Ayun, second try ko dun, paling. The third try ko, yun, bumalik sa gitna. So, kuha ko na siya. So guys, ang technique lang dito ay huwag mamadaliin. E napansin ko, the more na maraming salsal o hagod, the more na pagbalik nung tip doon sa bola, pag tinira mo siya, pumapaling na siya o wala na siya sa center ball. Okay? So guys, ganun lang kasimple. Practicein nyo yan. Siguro, mga 20 times before kayong maglaro para malaman nyo na tuwid ang inyong tira. And at the same time kasi, may mga factors like may binuhat kayong mabigat, nag-igib kayo ng tubig, kayo ay nautusan ni misis na
buhatin yung printer o yung baby. So it affects yung stroke nyo, lalo na kung wala kayong mga laro or ginawa nyo ito, nag-gym kayo, nag-dumbbell kayo, napakalaki po ng epekto sa stroke o sa tira. Ngayon, to be able to know kung naka-align pa rin yung inyong tira, ito pong pinakita kong mga exercise. Hindi naman to drill po, no? Ito po exercises to know kung straight yung tira nyo, ay maaari nyo pong gawin at sa tingin ko magiging kapaki-pakinabang para bumalik yung tuwid na tira nyo. Okay po. I hope may natutunan po tayo sa episode na ito. Please hit the notification bell po for future videos. Yung po sa hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe lang po. And share po and comment below kung if you want to say something o meron kayong mga comments. So, good luck po sa inyong game at lahat, sana po lahat tayo ay gumaling. And good luck to everyone.